Hindi pa man nagsisimula ang tagtuyot o El Nino, pinangalanan na ng pag-asa ang mga probinsyang makakaranas ng dry condition at mga lugar na hindi halos uulanin. Kabilang na riyan ang Metro Manila na makakaranas daw ng below normal na rainfall activity. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. El Nino is just around the corner, kaya ang pag-asa pinaghahanda na ang iba't ibang mga probinsya sa bansa para sa magiging epekto nito na magtatagal ng up to 5 months. Hindi pa man idinedeklara ng pag-asa ang El Nino sa Pilipinas, nag-umpisa na raw ang El Nino condition sa Tropical Pacific Region. Unti-unti itong mararamdaman sa bansa hanggang sa pagsapit ng last quarter ng 2023. At kahapon, pinangalanan ng pag-asa ang nasa 66 na lugar sa bansa na pinakamaapektuhan ng El Nino phenomenon. Dry condition ang inaasahan sa 28 probinsya. Kasama na dyan ang Batanes, Negros Oriental, Cebu at Davao. Dry spell naman sa 36 na lugar habang 2 lalawigan ang inaasahang haharapin ang drought. Sa mga lugar na ito, makararanas ng below normal na buhos ng ulan kasama na nga riyan ang Metro Manila at Calabar Zone. Pag sinabi nating normal, ito yung usual na amount of precipitation or dami ng ulan na tinatanggap ng isang particular na lugar. Yung dry spell naman, 3 consecutive months na mas mababa sa normal. Yung drought naman, 5 consecutive months. Pinakamatagal na makararanas naman ng kakaunting pag-ulan ay ang Southern Leyte at Camarines Norte sa loob ng 5 buwan. Inaasahang mag-uumpisa ito as early as September. Pero may mas matindi pang posibleng maging pasanin sa gitna ng El Nino, ang mas malalang way below normal. Dito ay mas mababa pa sa 60% ang natatanggap na ulan. Kapag ganito kaunti ang ulan, ang dry spell ay 2 buwan lang maaring magtagal at ang drought ay 3 buwan. Ang magiging epekto nito, lalo na sa mga agriculture natin na umaasa sa ulan, no? Pagdating naman sa mga dams natin. Siyempre, kung mas mababa sa normal, yung mga mararanasan natin ng mga pag-ulan, ang tendency, maapektuhan din yung mga pang-araw-araw natin pangangailangan. Sa ngayon, hinihintay pa ng pag-asa na maabot ang mga parameters na kanilang kinukonsidera para magdeklara ng El Nino. Sakaling mag-umpisa na ito, posibleng magtatagal ito hanggang first quarter ng 2024. Mobile Journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.